Musta mga kabakers, magandang gabi. For today's video, magagawa naman tayo ng chocolate torta. Napakaganda nito mga kabakers, lalo-lalo na sa kung pang-display natin sa estante. Pwede rin namang pamerienda, pwede rin itong pangregalo. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, kung nakapag-subscribe ka na, like, very good! Yan mga kabakers, huwag na natin patagalin. Kung gusto mo itong ganitong video, panoorin mo lang hanggang matapos para makuha mo yung mga procedure ng paggawa natin ng ating chocolate tarta. Let's go! So yan mga kabakers, dito na yung ating mga ingredients. Meron na, nakapaglagay na ako ng ating white sugar. Ayan, nandyan na yung mga tamang sukat. Asin. So panoorin nyo mga kabakers yung tama na pagkasunod-sunod ng ating mga ingredients kasi importante yan. Nakaka-apekto yan sa paggawa natin ng mamon. Itlog, ayan, tatlong piraso. Yan mga kabakers, maglagay din ako ng tubig. Bali yan lang ang tubig na nagamitin natin. Wala kayong ganyan na cup, gumamit na lang kayo ng lata ng ibap. Pwede yan mga kabakers, tray port nun, lata ng ibap. Tamang-tamang sukat na yan. So ayan, maglagay tayo ng mantika, no? Mantika yan. 1/4 can, lata din ng ibap para hindi na kayo mahirapan maghanap ng mga cup. Maglagay din ako ng food color, chocolate brown. Konti lang yan, siguro mga 1/4 teaspoon, ganun. Tapos imimix natin yan mga kabakers hanggang matunaw yung asukal, pati yung asin. Dito kasi sa mga video, parang ang bilis lang yung imix. Pero ang totoo talaga niyan mga bakers ay medyo matagal yan ang pagmix para matunaw talaga yung asukal pati yung asin. Ang ginamit natin na asin, iodized salt, pino na siya. Pero yung asukal kasi, meron kasi mga white sugar na medyo malaki yung kanyang butil. Kaya medyo matagal siya matunaw. Kaya importante sa paggawa ng torta na tunaw talaga yung kanyang asukal. So ayan mga kabakers, ang sunod na step, ito naman yung ating all-purpose, kalahating kilo. Gaya nga ng sinabi ko, napaka-importante yung pagkasunod-sunod ng paglagay ng ingredients, kaya panoorin nyo lang. Ayan mga kabakers, naglagay ako ng kukwa, 60 grams yan. Ang ginamit ko dyan na kukwa is branded. So ayan yung baking powder, dry yeast. Yan, yun ang pagsasama-samahin natin dyan sa may harina natin mga kabakers. Ulitin ko yung kukuha natin, kailangan branded mga kabakers kasi yun ang magpapalasa sa ating chocolate torta. So ayan mga kabakers, kung wala naman kayong branded, huwag muna kayong gumawa kasi hindi ko advisable yung mga kukuha ang mabili nyo lang sa mga palengke kasi walang ano yan, iba yung lasa. Mas maganda talaga yung branded na kukuha kasi masarap talaga yung chocolate torta natin. Nakuha nyo mga kabakers, kung nakuha nyo, very good. Yan mga bakers, minix ko lang, no? Pagka na-mix nyo na, gumamit kayo ng yan, mix natin uli yan. Kapag na-mix natin yan, yung harina natin ay kailangan natin gumamit ng agagan. Ano ba yan sa Tagalog mga kabakers? Comment down below na lang kung ano yan. Sa amin ay agagan yan. Yan. Aagagin natin para mawala yung mga buo-buo. Napaka-importante din to mga kabakers at ganitong procedure para makakabawas din yan sa pag-mix natin. Yan, kita nyo dami mga buo-buo. No, yung all purpose kasi napaka-ano na yan, napaka-apino na niya. Pero ginagamitan ko pa rin siya ng agagan, no, para makasigurado ako na wala talagang buo-buo kasi mahirap yan i-mix pag nandoon na sa masa natin, nasama na yan, matagalan tayo dyan. So ayan, i-mix lang natin siya mga kabakers. Yan, i-mix natin. So hindi na ako nagdagdag dyan ng tubig mga kabakers, tamang-tama lang yung tubig yan. Dito din sa paggawa nitong mamon natin, napaka-importante din yung pag-mix nito. Kung makikita nyo kasi minsan, napakadali lang yung i-mix. Pero sa totoo talaga, sa actual na pag-mix niyan mga kabakers, minsan inaabot yan ng
10 minutes or mulampas pa siya ng 10 minutes kasi ang mas maganda talaga kung halong-halo yung ano niya, yung masa. Yan pag ganyan, pag hinalo niya ng hinalo, lalambot siya, lalambot niya siya. Lambot na malambot. So ayan mga ka-bakers, no? Ayan, gaya nyo. Siguro naka-ano na ako dyan, naka 6 minutes or mga 7 minutes na ako naka-mamasa, kamimix ng ganyan. Kaya napaka-importante talaga na pag naggawa ganyan, kailangan yung mix ng maganda talaga yung pagkahalo nyo. Nakuha nyo mga ka-bakers? Very good! So ayan mga ka-bakers, mix lang natin. Bale yung pag-mix ko dyan, umaabot siya sa minsan ng 10 minutes sa paghalo ko ng ganyan. Kasi sinusiguro ko talaga na wala nang buo-buo. No? So ayan, pag na-mix nyo na mga ka-bakers, ayan, bilisan nyo lang pag malapit na. Mix ng halo-halo lang natin. O pag tingin nyo okay na siya, gumamit kayo ng sandok. Ayan. I-check nyo yung mga gilid, no? Kasi minsan mayroon pa dyan nakadikit na hindi nasasama, lalo na sa ilalim. Kasi napaka-importante na ma-mix talaga siya, lalo na baka mamaya baking powder yung namuo doon. Ayan, minsan makakain yung buo na baking powder, medyo maalat. Kaya minsan nakakain tayo ng ganun. Kaya pagkatapos nyo, gumamit kayo ng sandok, i-mix nyo uli. So ayan, bali, bago pala ako ng pag-umpisa ng video na to ay nagkagawa na ako ng aking molder. So ayan, ang bali ang linagay ko dyan is margarin. Katapos ko pahid ng margarin, linagyan ko lang ng harina. Kahit anong harina, yun na lang. Hindi na ako bumamit ng baking cup kasi may kamahalan na din ngayon ng baking cup na ginagamit ko dyan. Yung 3/4 ang size. Nasa 400 na yung isang box. Kaya hindi na ako bumili. Kasi hindi na rin naman yun makakain. Kaya ganyan na lang ginagawa ko ngayon. Kaya nalagay ko ng lahat. Maglalagay ako ng chocolate chips na mga ganyan. Pero optional na lang yan mga ka-bakers, no? Pero mas maganda kung meron kayo mga ganyan. Di lagdagan nyo kasi dagdag lasa din yan. Yan. So tuloy lang natin sa paglagay. Ulitin ko. Yan ay optional lang. Naintindihan nyo mga idol, mga ka-bakers, optional lang yan. So yan, tuloy lang natin. Pagkatapos ay mix natin yan, imimix natin yan mamaya. Habang naggawa tayo kanina ay nagsindi na tayo ng ating oven. So yan, imix natin para hindi siya nasa labas lahat. Kasi aalsa kasi yan siya. Kapag nasa labas siya lahat, hindi siya baka tumulo, no? Mas maganda kung i-mix natin para nasa loob yung iba. So ayan. So habang naggawa pala ako kanina, nag-umpisa na ako magsindi ng oven ito. Ang oven natin, ang kailangan talaga ang oven natin is mainit talaga mga ka-bakers, no? Mainit na mainit. Bali naluto ko siya ng 10 minutes. 10 minutes lang, pakita ko sa inyo mamaya, no? Sa baba ko lang siya sinalang. Yan, pakita ko sa inyo mamaya. Salang ko sa baba. Yan. Yan, kuha tayo ng mantika, no? Or oil. O pwede tayo gumamit ng ganyang sandok. Tapos ipakross natin para makatulong din yan para sa kanyang pagbiak. Pero pwede naman wala na. Optional na lang yan. So pagkatapos nyan, isasalang na natin yan. So umpisahan ko na dito na tulutuin ko siya ng 10 minutes. Tapos pagkasalang ko, hahayaan ko siya ng 5 minutes. Pagkatapos ng 5 minutes ay papatayin ko na yung oven. Tapos papainan ko siya ng 5 minutes. Yun lang mga ka-bakers, ang tamang pagluto. So ayan, natapos na ako dyan. Ililipat ko na sa tray. Pagkatapos ay isasalang na natin. So ayan. Napakadali la. Kung nakuha nyo mga ka-bakers, very good. So ayan, lipat lang natin dyan. So mayroon pa yan mga natira, gagawin lang natin na ano yung mga maliliit.
So hindi ko na siya naisama dyan. Bale, napakita ko lang yung malaki. So ayan, nasa ilalim siya, no, mga kabakers. Sa ilalim lang natin siya. Tapos check natin yung apoy niya. Yung apoy nito ay nasa 400 Celsius or yung pinakamainit, mas maganda. So ayan, mainit na talaga yung oven natin dyan. Ayan mga kabakers, no. So ayan, alasan na siya. Ayan, pinatay ko na siya dyan ang apoy natin mga kabakers. Papainan ko na lang yan siya ng 5 minutes. Sana may maintindihan. After 5 minutes, pagpainin, ayan na siya, luto na. So ganyan ang kanyang itsura mga kabakers. Ah, nakita nyo naman, no, umbok na umbok siya. Tapos hindi na naging klaro yung biak niya sa gawa ng chocolate kasi natunaw, no. So ayan mga bakers, hanggang dito na lang. Sana nakatulong tong video na sa inyo. Kung nagustuhan nyo to, huwag nyo kalimutan like, subscribe at share na din mga kabakers. Sana nagustuhan nyo at sana nakuha nyo yung ating step by step na paggawa ng ating chocolate torta. Kung nakuha nyo, very good. Bye bye.